Likod bahay. Katatapos lang ng ulang kudet sa ibang lugar, kawawa naman yung ating mga kababayan. Marami pong naapektuhan ng bagyong Odette. Pero so far, dito sa ating lugar, maganda naman ang kinalabasan ng bagyong Odette kasi medyo nadiligan yung ating mga tanim. Ano po. Pero nalulungkot po tayo doon sa ating mga kababayan na sobrang naapektuhan ng bagyong Odette. Naalala ko guys, noong tag-ulan, marami tayong tinanim na papaya, ano po, pero hindi ako nagkaroon ng chance na ipakita sa inyo yung mga inani natin papaya. Minsan kasi pag may nakita akong hinog, kinukuha ko na lang, nakakalimutan ko na i-video para makita nyo naman. At saka yung iba naman, minsan meron tayong mga bisita, medyo nararansak yung ating mga tanim na bunga ng papaya, pero marami pa namang natira guys. At ngayong umaga, gusto ko kayong ipasyal doon sa ating mga taniman ng papaya. So, tara guys, tayo ay mamasyal doon sa ating mga tanim na papaya. Ito yung isa. Ayan, nasa panahon na siya ng pamumulaklak. Dito, mayroon isa ditong puno na napakababa niya guys. Mayroon siyang bunga. Siguro, baka kasing taas ko lang tong papaya na to. Mga 5 or 6 feet pa lang. Nung una, isa lang ang bunga niya. Pero ngayon, may mga sumusunod na. Ayan guys, ang kanyang bunga oh. Wow, mahihinog na pala. Ngayon ko lang siya napasyalan. Ayan. Pero, may mga bunga na siyang kasunod doon sa itaas. Ayan, namumulaklak na rin siya doon. So, ito siguro, unang-unang ano. Ito yung pinakaunang bunga niya actually. Ayan. Wow. Ang ganda. Sa kasalukuyan guys, ito ang isa sa mga puno natin na pinakamaraming bunga, bagamat napakababa pa lang niya, hitik na siya sa mga bunga. Ang isang to naman guys ay sobrang napakataas na, para na siyang puno ng nyog. Ayan, sobrang tayog. Pero ang kagandahan niyan, kahit na sobrang taas na siya, napakarami niyang bunga, hitik na hitik pa rin. Ayan. So, hinahayaan lang natin siya dyan. Actually, mga papaya ay pwedeng umabot ng 8 to 1 year, 8 months to 1 year, hanggat siya ay namumunga basta naalagaan siya ng tama. Yan din guys, sa part na yan, ayan, may mga papaya din tayo dyan. Papasyalan natin. May mga tanim tayong lemongrass guys, yan. Meron tayong 3 puno dito. Yan, napakasarap niyan sa mga ano, lutuin nating isda, sa may mga sabaw na mga karne o kaya naman doon sa may mga ano, sa mga lechon manok, lalagyan mo siya ng lemongrass. Wow. Napakasarap niyan. Ito guys, yan. May mga bunga na rin siya. So, ngayong summer, marami tayong maaaning papaya. Yung isa, yung katabi niya, ayan, medyo maliliit pa yung bunga. Plus, ito pang isa, ayan, bago pa lang din siya namumunga, guys. Pero, dito sa banda rito, ayan, yun ang kanyang puno. Nabunot, siguro sa hangin, kumampas yung hangin na bunot siya, so natumba. Pero yung bunga niya, oh, tignan nyo guys, ang laki.
Ayan. So marami na rin tayo actually na kuhang bunga dito sa puno na ito. Pero sayang ano, natumba siya. Pero hindi pa naman 'to mamamatay, guys. Ito eh pwede pang pabayaan lang diyan. Iyan eh lalaki pa. Marami na rin tayong nakuha dito sa puno na ito. Nakalimutan ko lang kasi, guys, na ipakita sa inyo yung mga ani nating papaya. Ito medyo manibalang na rin, medyo hinog na. Ayan, nakakatuwa. Nandito, guys, yung ating papaya. Naputol to nung tag-ulan, ngayon sumupling na. Ayan. Ayan siya, oh. Naputol siya dyan. Pero, tignan nyo, guys, kung gaano karaming bunga. Ayan. Wow. O, diba? Ang daming bunga. Hitik. Ayan. Kaya kapag, halimbawa, naputol yung ating puno ng papaya, guys, huwag natin basta-basta puputulin. Ah, papatayin. Kasi pwede pa yan sumupling ulit, magsanga at magbigay ng maraming bunga. Eto, guys, meron tayong isang lalaking papaya. Maliit pa lang siya. Bago pa lang lumalabas yung kanyang mga bulaklak. Hindi ko pinapatay itong puno na ito. Kasi alam nyo, guys, ang lalaking papaya, na kung meron kayo nito sa inyong taniman, nakakatulong din ito para sa pollination ng mga babaeng papaya. Kaya maganda rin na meron tayong lalaking papaya kung meron tayong mga tanim na babaeng papaya. Isa yan sa ibang mga bansa, nakikita natin na iniluluto nila itong mga bulaklak ng lalaking papaya. So one time itatry natin din yan, guys. Tikman natin kung anong lasa ng bulaklak ng papaya. So yan, guys, ang ating quick tour sa ating backyard garden. So dyan natatapos ang ating maikling video ngayong araw, guys. See you next time. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel at nagustuhan mo ang ating mga video, please like, share, and subscribe. Marami pong salamat!